Patrick, hindi ka na. Pili tayo yung siopaw. Ayan. Katatapos lang ng trabaho. At bili tayo ng ano, ng merienda. Oh, bili ka na rin. Support tayo. Oh, support, di ba? Support for the... Alright. Support, support. Chicken lang, chicken. Oh, bili ka na rin ng ano, bili ka na rin ng siopaw. Ano lang, support. Oh. Yung bola-bola. Yung bola-bola? Oh, kasi nambobola ko eh. Uy, uwi ka na. Tayo Sabado eh. Tapos na naman ng isang gabing trabaho, bakbakan. Ha? Ano? Wednesday. Ay, Webes na ngayon. Oh, alas 12 ng madaling araw. Webes. So, uwi na po. Uwi na naman po kami. At ganito na sitwasyon dito sa amin. Wala nang snow. Ayan. Meron pa, yellow, nasa ilalim ng mga sasakyan. Eto, wala. Mga yellow na yan. Pero balita ko, mag-iis na daw. Oh, ah. Meron pa si snow sa ano, sa April 4. April 4? Oo. Sige, pre. Ito yung mga pogi nating trabaho eh. Hello vlog, welcome to my buti guys. Buti pa yung mga cooler boy eh. Talagang hindi na nilalamig eh. Pauwi na naman po tayo at isang gabi na naman. Webes ng madaling araw. Katatapos lang ang trabaho namin. So, ayan, bumili tayo ng siopaw, merienda. Suporta na rin kay kuya. Kasi kinakailangan niya to eh. Kumbaga, sideline niya na rin. Ayan. So, ayan mga tropa no. Ba't nga pala kami bumibili kay kuya? Suporta sa kanya kasi meron po siyang dinaramdam dito na iniinda. Kumbaga, sakit ba? Sakit yun. So, asan na ba yung sasakyan ko? Nandito pala. Nawawala ako. Alright. Nag-i-snow na naman. No? Wow, grabe. Snowing na naman. At mukhang, pero basa. Pag dapo ng snow sa baba, sa ano na, basa. Wala ako ng ano, maiinom ko. Dito kasi nilalagay yung mga ano eh, yung mga frozen goods ko. Ayun. Kasi punong-puno na yung rep namin. Ito, umili pa ako ng ano tawag dito. Ribs na barbecue. Next time. Pero sa ngayon, ito munang inumin natin. Pineapple juice. Ayan. Eek, yung malamig na. Tapos, pagkain. Magandang araw sa inyo, mga katropa. Kung anong oras ninyo man ito pinapanood. Ay, mabuhay po tayo na lahat. Malamig. Tapos ano, kagigising lang din po kasi anong oras na? Mag-aalas dos na. Ay, walang pasok. Ngayon ay Friday. Good Friday po dito sa Canada. Dito sa amin. At sabi, tingnan nyo naman. Nag-i-snow. Papainit ko yan dito sa air fryer. Ayan. Wait lang. Tapos ito yun yung magiging almusal at pananghalian kasi anong oras na rito eh. Ngayon talaga paggising ko. Mga tanghali na. Anong oras kami natatapos sa trabaho. Minsan maabot ng, pag may overtime, ngayon, maabot ng 12:30. O kaya, depende, mag-alauna. Huwag naswertehan ng sobrang overtime. Uy! Mayroong sauce. Tuwin natin. Ganyan na po yung ano,
merienda natin at samang nagkakape si Gaylord. Ayan, hindi ko na nainom to kasi. Hindi ko na nainom kasi tigas eh, parang yelo. Hindi parang yelo, yelo na talaga, tumigas talaga. Sa labas. Tapos meron tayong tupig. Ayan, masarap yan. Actually, nakakabili ako ng ganito sa may ano, sa may Cagayan, di ba? Si Gaylord, tika Cagayan si Gaylord. Ayan. Shoutout sa mga tika Cagayan dyan. Mga ka-Ilocano, kape. Good Friday ngayon. Good Friday. Sa Pilipinas ay Sabado Gloria ang tawag doon ngayon. So dito, long weekend sana namin kaso papasukin kami ng Sabado. Yun nga eh, on siya may yung long weekend namin. At dito kasi sa dito ang Holy Week dito parang ganito lang eh. Wala yung mga kanta-kanta doon sa radyo na yung parang ano tawag doon, nagkakansyon ang tawag namin doon, yung mga kumakanta habang parang nagluluksa ganun, tapos may gitara, tapos bawal ang karne. Bawal. So yan, hindi naman karne yung kinakain namin eh. Lalabas po tayo mga katropa at mamamalengke lang ng konti kasi nagluluto pa rin tayo eh, kahit pa pa. So yan o. Tikna akong nadulas dun ah. Kasi ano eh, eto kasi, kabera na siya ng snow, pero yung, dito sa ano na, yellow. Yun o, so madulas to. April na rito at spring na, pero it's a prank. It's a prank spring. Ah, hindi pa naman kasi ano, hihinto to. Sa pangatlong winter ko na to, subukan ko ng ano eh, wala nang snow as in sobrang may mga damo na. Talagang nagaano na yung mga damo. Tapos bigla na lang magkaka-blizzard. Ayun. So puno na naman dito ng snow. Pero mabilis lang yan magtunaw ng mga time na yun. Kasi nga mainit na. Nagaano na. Oop. So yun, punta tayong ano, grocery at bibili ng itlog at saka gulay. Sa kailangan nating magano eh. Ito, church ito. Pero hindi ako sure kung anong religion to. Tapos dito, andito yung ano eh, hili-hili lang church, Roman Catholic at saka Christian. Yan, dito yung nagsisimba. Dito ako nagsisimba. Ang bahay lang namin, ang tinitirhan ko, diyan lang, likod lang diyan. Tapos dito naman yung Roman Catholic. So malapit lang, nilalakad lang. Pag hindi puno ang snow dyan, dito ako dumadaan eh, pag ganyan. Mula doon hanggang dito, pag ganyan. Diretso dyan, yan. Mga ganitong Holy Week. May mga prosesyon doon sa amin, sa Vigan, Ilocos Sur. Yan, marami. So nakikiprosesyon din kami. Tapos daming mga rebulto talagang ano. Pinoprosesyon. Yun yung mga tawag dito, nakasanayan sa amin dun sa lugar namin. Tapos pag kami naman nandun din kami, may kandila, magpuprosesyon. Tapos alam mo yung mga pagkain namin nun, yung namimiss kong luto ng tatay ko, yung daing na malaking isda. Plat siya, as in malaki yung tinik. Malalaki yung tinik eh, daing siya. Tapos gata na merong ano ba yun, miswa ba yun or sotanghon, yung ganun. As in masarap yun mga katropa. Simula pa nung bata ako, ganun na yung ano, yung nakaugalian namin. Kainin, tapos ano, gawin. Oh, dito, ito yung Good Friday dito sa ngayon. Tahimik lang, katao-tao. Ayan, mga tao-tao, mga tropa. Ayan, di mga ayan. Tahimik dito. Sabi nga nila bawal mag-ingay, di ba? Pero ako, nandito ako sa kalahada, nag-iingay ngayon. Hindi, joke lang. Joke lang yung mga tropa. Nga pala, bukas kaya ang Fresh Mart? Hindi ko lang alam. Subukan natin. So, bukas siya kahit pa paano. Pre,
Video-video lang tayo ngayon. Hindi tayo ng pagkain. Ito. Ito masarap to eh. Ayan. Kuha tayo dito. Tapos, ito rin. Ampalaya. Ayan. Parang sobrang kulubot na. Ayan. Tapos meron pang ano. Ito yung madalas kong binibili. Okra. Na ano ko lang. Niluluto ko lang. Pinapainit ko lang siya sa tubig yan. Tapos ang sawa ng baguong tsaka kalamansi. Sarap yan. Kaso wala ngayon eh. Tapos bili tayo nitong ano, itlog. Ayan. Itlog. Ilan bang ilan ba to? 30 eggs. Ayan. Tapos ang presyo ay 11. Ayan. Is 11. Pantax yan mga katropa. Ano kasi, iano natin yan sa ampalaya. Gigisa natin sa ampalaya. Masarap kasi yun. Yung ampalaya, gigisa mo. Kasi mo ng itlog. Ay, sarap nun. Konti lang yung ano, greenery natin. Kasi pagka kasi dinamihan ko, masisira lang din. At syempre, isang araw lang namin pasok ko bukas eh. May pasok kami Sabado, bukas Sabado. Ngayon ay Friday, Good Friday. So, yun lang. At least may baon lang na lulutuin. Ito nga mga tropa. Sabi nga nila, ang buhay natin ay hiram lang din. So, hindi natin alam kung kailan tayo mawawala o kukunin. Parang ngayong araw na to, Good Friday. Ito yung araw na kung saan inaalala natin yung pagkasakripisyo ni Jesucristo. Yung bang sakripisyo niyang maipako siya sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Meron siyang binitaw mga 7 words na yun talagang magbibigay paalala sa atin kung ano man yung bawat ibig sabihin ng kanyang mga sinabi. Sa atin din naman, yung pagsasakripisyo natin dito para sa ating mga pamilya. Para sa kanilang kinabukasan. Huwag ka lang makakalimot na tumanaw ng utang na loob. Yung pagpunta ko rito mga katropa, napakalaking utang na loob ko na rito. Kasi kung alam nyo lang yung kwento ng buhay ko nung nasa Pilipinas ako, napakagrabe. Ewan ko lang kung pang maalaala mo ba, pang maalaala mo ba yung kwento ng buhay ko. So, hindi ko talaga makakalimutan yung pagkakataon nito. Oh, meron tayong order. Ayan, relleno, $50. Order ako ng ano, rellenong bangus. Ayan, oh, sarap nito mga katropa. Dalawa yung kinuha ko. In-order ko yan sa ano, sa katrabaho natin, kasama natin sa trabaho. Kasi first time kong makatikim nito, ay grabe, nasarapan ako. So, inulit ko, tapos dinalawa ko na. So, yung mga tropa, no, ano pa ba yung gusto kong share sa inyo? Sa totoo lang, nung mga time yun na sa Pilipinas ako, ay grabe, hirap ng buhay ko nun. So, parang sabi nga nila, sabi nga ni Jesucristo sa cross, God, why have you, Father, why have you forsaken me? So parang nung mga time na paghihirap ako, naghihirap talaga ako. Hindi ko naman sinisi pero ganun na yun nang nangyari. Naghirap talaga ako. Bakit parang napabayaan na siguro ako. Yun na, nawalan na ako ng pag-asa nung mga time na yun. Baon na ako sa utang, left and right, up and down, front and back, all around. Hindi ko na alam kung saan nakuhugot ng ano eh, lakas nun para magbayad ng utang ko. At yun pa, isang minitawang salita ng Panginoon natin yung Jesucristo na yung mother, behold to your son. Yan. Hindi ako pinabayaan ng aking ina. Malaking pasasalamat ko sa aking ina dahil nandun pa rin siya. Sinusuportahan niya ako. Daming sakripisyo ng aking ina ng mga tayo na yun. Talagang naghihirap ako mga tropa. Madrama man ang buhay ko sa totoo lang, hindi ko pa pwedeng i-share ng detalye. Kaya nga yung mga utang-utang dito, grabe. Laki ng ano ko rito, yung talagang impact sa akin.
Kasi meron na akong experience sa Pinas pagdating sa utang. Kaya nung dumating ako rito talagang inisip ko talaga, hindi ako utang. Pero umutang pa rin ako. Pero kahit pa paano mga tropa, kahit, alam ko na kung paano i-handle yung mga utang na yan. Hindi man ganun kadali. Pero kinakailangan pa rin matutunan mo yung sarili mo kung paano mo i-handle yung mga utang mo dito. So ayun mga tropa, yung uhaw na makapunta rito, nandito na. Ano ba? Ano ko ba i-share lahat ng related dun sa mga binitawang salita ng ating Jesucristo sa aking ya-apply, may sasabi dun sa aking buhay. So, is it final na? I think hindi po ito final para sa akin kasi marami pa akong lalakbayin, mga tatahaking pagsubok pa dito. Nung sinabing punta ako sa paraiso mo, always naman ako nandiyan eh. Hindi man po ako nagsisimbang madalas, pero yung pananaw ko po at yung paniniwala ko nandun po. Maraming pagsubok ang dumaan sa aking buhay na talagang nakaya kong lagpasan. So kung nakaya kong lagpasan dahil na sa disiplina lang, makakaya nyo rin mga kapatid.